Sino ang nagsabing hindi totoo ang aswang? Na ito ay guni-guni lang o kwentong bayan? Siguro ang masasabi ko ay pasalamat na lang kayo na hindi kayo ang isa sa mga malas na nakasalamuha sa mga ito. Kasi sa totoo lang, hindi ka nais-nais na makasalamuha sila. Magandang araw nga pala sa iyo, Sir Caspar. Pagbating na rin sa maganda mong programa at hi na din po sa mga avid listeners mo dito sa iyong channel. Ako ay may masaklap na karanasan din tungkol sa aswang at nagsisilbing alaala at bangungot iyon sa aking buhay kahit pasabihing dekada-dekada na itong lumipas. Si Tikyo nga pala ito, Sir Caspar, isa sa iyong mga tagapakinig. Senior na ako ngayon at nasa bahay nilang mag-isa. Ayos lang. Suportado naman ako ng aking mga anak. Yung bunso ko nasa abroad at doon na rin nakapag-asawa. Kaya nagpapadala na lang lagi. Pangbayad wifi at pagkain. At iba pang bill. Na-addict na yata ako sa pakikinig ng mga kwentong aswang dito. Kaya nais ko na rin ibahagi ang naging karanasan ko noon. Para naman maunawaan ninyong mabuti, ay umpisahan ko noong binata pa ako. Tubong Ilocos po ako, Sir. Gawa ng sobrang kahirapan sa buhay ay hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Grade 6 lang po ako. At sa mga panahong iyon ay kapag nakagraduate ka lang grade 6, isang malaking karangalan na iyon. At ang aking ate ay ganoon din. Siya ang panganay at ako ang sumunod sa kanya. Edad 13 pa lang ay nagtatrabaho na itong kasambahay sa mga mayamang angkan sa lungsod ng Maynila. Taong 1975 iyon. Hanggang sa may nakilala itong binata na taga Negros. Ayon, sa maikling salita nag-asawa ang ate mga taong 1975. Siguro ay pagod na rin siya sa ilang taong pagsuporta sa aking mga kapatid. Ako din naman ay nagtatrabaho noon ng kahit anong part-time. Basta may maiabot lang kay nanay. Walo kasi kaming magkapatid, Sir. Yung sumunod sa aking babae nga, nagtatrabaho na rin kasambahay noon. Noon kasi wala namang age limit basta kayang magtrabaho ay tanggap agad. Sa edad na 17, nag-asawa ang ate susit ko at doon sila napadpad sa Negros. Pinadalhan ako ng sulat ni ate na doon na daw ako sa kanila titira kasi ang napangasawa niya ay may malawak palang kalupaang sakahan na pwedeng taniman ng mais, palay at tubo. May lupaing bakanti daw ang mga ito na hindi na nagalaw ng ilang taon. Dahil kulang na sa oras. Ipapagamit daw sa amin at ang produktong aking maaani ay pwede kong dalhin sa amin sa Ilocos. Dahil malaking tulong iyon sa aming pamilya, pumayag agad ako. Mabait naman talaga ang bayaw kong si Magdo, Sir Caspar. Ang mga tao sa kanilang lugar ay sobrang magalang at lambing kong kausap. Iba ang tono. Wari ay kumakanta. Sa ilang taong pagsasaka ko roon, naging masagana rin ang buhay ng aking mga magulang at kapatid. Nakapag-aral na ng maayos ang lima. Doon ko na-experience ang maraming aswang na pag-alagala sa gabi. Sa pagkakataong ito ay hindi ko tiyak kung aswang nga ba ang tiktik o wakwak na paikot-ikot sa aking bubong. Kasi parang normal na huni ng ibon lang naman. Sabi lang nila bayaw na aswang daw iyon. At dahil binata naman ako, hindi mapigil ang magliwalew, lalo na kapag piyesta. Kahit malayong baryo pa iyon ay sumasama pa rin ako sa mga pangkat ng kabinataan na gustong dumalaw sa sayawan. Dahil sa pagiging adi ko sa sayawan, doon ko nakilala ang una kong naging asawa, si Imyang. Sino ba naman kasi ang hindi mahulog ang loob sa babaeng maganda? Mahinhin at mahiyain.
Nagmamasid lang ako lagi sa kanya sa unang gabi ng sayawan sa isang baryo na iyon na medyo liblib ng matawag. Kasi sobrang layo sa kabihasnan. Nang hindi ko matiis ay nagpasya na akong lapitan ito. Miss, bakit hindi ka sumasayaw? Sumali ka rin sa amin doon sa gitna. Yaya ko pa sa dalaga. Hindi po ako sumasayaw. Binabantayan ko lang iyang ate ko kasi bili ng itay. Sagot nito. Napahanga ako sa dalaga nang sabihin niya iyon, Sir Casper. Noon lang ako nakarinig na may babaeng nasa loob ng sayawan. Hindi para makijaming, kung hindi magbantay lang ng kapatid. Napintas ti balasang, sambit ko. Tinitigan ako nito ng masama. Inakala sigurong minumura ko ito. Miss, Ilocano kasi ako, ibig kong sabihin, ang ganda-ganda niyo. Mabilis na paliwanag ko. Simula noon ay hindi ko na ito tinantanan pa. Ang bait niya kasing kausap. Hanggang sa nag-interes na akong tanungin ang pangalan nito. Amy ang pangalan ko. Imyang ang madalas na tawag ng mga kapatid ko sa akin. Pakilala nito. Ganda ng pangalan mo, simple lang. Amy. Ako nga pala si Tikyo. Napakasaya ko na nakilala kita. Wika ko rito. Tipid lang itong umiti. Aliw na aliw akong makipagkwentuhan sa kanya. Halos pasigaw pa iyon dahil sa ingay ng trompa. Habang ang dalaga ay tangulang ng tango. Hanggang sa mag-uumaga na at nagbabalak na ang mga itong umuwi. Nagpresenta kaagad ako na ihatid ang mga ito. Tinandaan ko talaga ang daanan dahil bala kong sorpresahin ito ng ligaw. Nang sumunod na araw ay nagulat nga ito at alas 5 pa lang ng hapon ay nasa bakuran na nila ako. Pinapasok ako ng mga magulang ni Imyang. Kinilala at kinilatis malamang ako ng mga ito. At mukhang nagustuhan rin naman ako ng mga ito. At doon na nagsimula. Naging madalas ang aking pagbisita sa kanilang lugar. Hindi ko alintana ang layo na halos mahigit isang oras ang lakad. May mga ilog pang tinatawid. Minsan may nakasunod pa ang mga wakwak o tik-tik sa akin. Ngunit hindi naman ako natatakot. Kasi nasasanay na rin ako na lagi ko na itong bisita sa aking bahay. Iyon na nga, ay di naglaon na pangasawa ko si Imyang. Dahil may kubo ako sa gitna ng aking sakahan, hindi na naging mahirap sa akin ang aming pamumuhay. May konting ipon na rin ako para sa panimula ng aming pagsasama. Pagkatapos nga pala ng kasal ay pinatawag ako ng mga biyanan ni Ate Susette. Akala ko babawiin na sa akin ang sakahan, kaya kinabahan pa ako. Ngunit iba ang pakay ng mga ito sa akin. Nag-aalala raw sila sa magiging buhay ko. Bakit naman po? Tanong ko. Hindi ka man lang nagtatanong, Tikyo. Sobrang bantog na aswang iyang biyan ng babae mo. Kada taon may nawawalang bata, o di kaya ay matandang may sakit na naging katawan na lang ng saging. At ang ina ng Imyang na iyan ang pinanghihinala ang salarin. Kwento ng ina ni Magdo. At dahil nire-respeto at mataas ang tingin ko sa kanila, hindi ko na nagawang sumagot para ipagtanggol ang aking asawa o ang mga magulang man ito. Kahit ang totoo ay nasasaktan ako sa paratang ng mga ito sa aking biyanan. Ang sabi kasi ay hinala lang naman, hindi naman napatunayan. Hindi naman siguro si Imyang katulad ng ina niya. Ano ho? Tanong ko. Hindi natin masisiguro iyan, Tikyo. Sagot pa nito. Okay, ninam. Bulalas ko.
Tila umakyat na ang dugo ko sa ulo. Asawa ka iyon kaya dapat lang na ipagtanggol ko. Kaya lang bigla ko na namang naalala na nakisaka lang ako sa kanilang lupain. Wala, tahimik lang ako. At nagpaalam ng umuwi dahil kailangan ko pang magpatubig sa aking mga balay. Simula nga noon ay naging mapagmatsyag ako. Nakakagilty man ay nakuryos na rin ako. May minsang nakikitulog si Bianan sa bahay. Sinubukan ko nga itong matyagan. Halos hindi ako natulog. Madilim dahil patay ang lambara. Pero ramdam ko ang langit-ngit ng kawayang sahig ng apakan nito. Sa kusina kasi ito naglatag ng banig. Dahil isa lang naman ang kwarto ng aking kubo. Kusina na kaagad at doon si Bianan natulog. Ilang sandali pa ay bumukas ang bintana. At narinig ko na lang ang kung anong bagay na bumagsak sa bakuran. Kinapa ko pa ang aking asawa. Hindi ako gumalaw at ipinikit ko ang aking mga mata na nagkunwaring tulog. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng mga Bianan ni Ate Suzette. Kinabukasan ay nagkunwari akong walang nadiskobre. Hindi ko ipinaramdam na naiilang ako. Magandang loob pa rin ang ipinapakita ko rito. Yung aswang pala malalaman mong aswang sila dahil sa gabi na gusto nilang mangatake tapos wala silang mabiktima. Nanghihina sila at ang mga mata ay halatang walang tulog. Ang lalalim at medyo mapula. Pinunako iyon subalit tinaan ko sa biro. Nag-aagahan kami noon at nakapagbihis na rin ako papuntang sakahan. Nako ang nanay, miss yata ang tatay at mukhang hindi nakatulog kagabi. Ang lalim na mga matay. Nakangisi pa ako ngunit gayon na lamang ang pagkagulat ko nang sinamaan ako nito ng titig. Nay, sambit ni Imyang. Tsaka lang ito nahimasmasan at naging normal ang itsura. Binibiro ka lang naman ni Tikyo na eh. Wika pa rin ni Imyang. Sorry po nay, hindi na po mauulit. Sambit ko. Sa susunod huwag ka nang magbiro ng ganyan sa nanay Tikyo. Hindi siya sanay sa mga ganyan. Wika ni Imyang. Napatango na lang ako at nagpaalam na para pumunta sa sakahan. Pero ang totoo, biglang nag-iba ang lahat. Maging kay Imyang ay tila nagdududa na rin akong baka may tinatago rin itong katauhan. Hanggang sa mabuntis na nga ang aking asawa. Kahit nag-aalinlangan ay sabik pa rin akong makita ang aking anak. Iba kasi kapag panganay. Halos binibilang mo lahat ang buwan at araw kung kailan ito masisilayan. Kung pwede nga lang na pagbawalan ko ang aking Bianan na huwag nang pumunta ng bahay. Kasi natatakot akong baka ito lang mismo ang kakatay sa sariling apo. Ngunit ina ito ng aking asawa. Kaya hindi ko ito pwedeng sawayin kung kailan ito gustong bisitahin ang anak. Hanggang sa dumating ang kabuwanan ni Imyang. Ina niya ang kanyang pinakausapan na samahan kami sa bahay. Dahil mahirap na mag-isa na lang siya sa bahay at baka biglang manganak na ito. At magkataong nasa sakahan ako. Kahit nag-alala ay hindi ako tumutol kasi apo naman niya ito. Isang gabi nga ay nagising ako dahil sa yugyug ni Imyang. Tikyo, gising. Manganganak na ako. Sambit nito. Diretso kaagad ako ng bangon. Binuksan ko ang flashlight at gayon na lamang ang gulat ko nang sa mismong Bianan ko tumama ang liwanag. Hindi ito natutulog kundi nakatuwad. At sa aming kinahihigaan ito nakatingin. Nanlilisik ang mga mata nito at nangingintab ang balat. Kaya pala nangangamoy langis ay siya pala iyon. Nay! Sambit ni Imyang na tila sinasaway ang ina. Ano to Imyang? Hindi mapigilang tanong ko. Napaupo na noon ang aking Bianan na tila wala sa sarili. Tsaka mo na itanong iyan. Ang sakit na ng tiyan ko. Nay!
Tawagin mo si Aling Rosario na hilot. Utos ni Imyang sa kanyang ina. Kaagad din itong tumalima ng walang salita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil sa pagkataranta ng mga sandaling iyon. Dumoble nang wala sa oras ang aking alalahanin. Lantaran ko na talagang nakita ang pagiging aswang ng aking biyanan. Totoo pala ang hakahaka ng mga tao roon. At imposibleng hindi ito alam ni Imyang. Wala nga rin lang kong lakas loob na sumbatan ang aking asawa. Pagdating ng mga ito ay kaagad akong inutusan na magpakulo ng tubig. Hindi man lang ako makapag-focus. Sa biyanan ko lang lagi ako nakatingin. Halatang atubili at naiilang ito sa akin. Hanggang sa naisilang ni Imyang ang aming anak, wala pa rin akong ganang kausapin ang aking biyanan. Biglang nag-iba ang pakikitungo ko rito at tila napupunan niya iyon. Nang umuwi na ang komadrona ay ito ang binili ng magtapon ng plasenta ng bata. Nagmamadali rin niya itong kinuha. Hindi ko alam kung alam ng komadrona ang chismis tungkol sa aking biyanan. Subalit sa tingin ko ay alam na alam nito. Sa paraan din kasi ng pagtitig nito sa aking biyanan. Alam kong may iba. Nang makauwi na ang komadrona ay mabilis ding lumabas ang aking biyanan. Ililibing na daw niya ang inuna ng bata. Pero duda ako kung ililibing nga ba talaga nito. Tingin ko ay lalapain lang iyon. Mahal, bakit bang tahimik mo? Hindi ka ba masaya na nagkaanak na tayo? Tanong ng aking asawa sa akin. Siyempre masaya. Huwag mo na akong pansinin, Imyang. Sagot ko rito. Ano pa kasi iyan? Hindi rin ako mapalagay hanggat hindi ko malalaman iyang mga pinag-alala mo. Sabi pa nito. Naglakas loob akong buksan ang tungkol sa kanyang ina. Naku, huwag mong pansinin ang nanay, mahal. Ilang taon rin kasi siyang nabaliw noon, Tikyo. Mas mabuti na nga ngayon kasi nakakausap siya. Kwento ni Imyang. Parang gusto ko na sanang maniwala. Kaso iba ang nakita ko eh. Kung baliw lang ito, bakit nakatuwad sa kalagitnaan ng gabi? Ang sama pa ng titig nito sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa ay dumating na ito. Tikyo, pinainom mo na ba ng mainit na tubig si Imyang? Tanong nito. Hindi pa po, Nay. Sagot ko rito. Nako, magtimpla ka na ng gatas. Kakatay ako ng manok para may mailutong tinola para sa kanya. Wika nito. Isang tandang kaagad ang kanyang hinuli sa pinsa ng aming silong. At habang pinapainom ko ng gatas si Imyang sa taas ay panay ang silip ko sa kusina. Tinitignan ko ang mga galaw niya na para akong napapraning. Ngunit wala naman. Napailing na lamang ako. Sa utak ko ay baka nga totoong may sakit sa utak ang biyanan. Nagpaalam na lamang ako sa mga ito na pumunta na ng maaga sa palayan. Dobling biyaya na matawag sa akin ang araw na iyon. Kapasan din kasi ng aking palay na nasa 80 kasakong palay ang magiging ani. Nay, ikaw na muna bahala kay Imyang. Kailangan ko nang pumunta sa sakahan. Paniguradong marami ang nag-aabang na doon. Mas mabuting maaga nilang magapas para may tracer na kaagad. Bilin ko sa aking biyanan. Tumango naman ito. Pag-alis ko ng bahay ay tila ang bigat ng mga hakbang ko at tila may gustong pumigil sa akin na huwag paalisin. Subalit dahil kailangan ay wala akong choice kundi ang umalis. Babalik din naman ako pagkatapos ng kapasan. Kailangan ko lang makahanap ng lugar na mas mataas at hindi matubig
para sa pagtitracer. Noong mga nakarang taon nga, paa ang gamit namin dahil walang tracer sa lugar. Kaya nang dumating magdadalawang taon na, ay hindi na mahirap para sa mga tao na makuha agad ang kanilang parte. Matapos maituro ang lugar kung saan nila iipunin ang palay ay, kaagad na akong umuwi. Ngunit laking gulat ko nung pagdating ko ay humahagulgol na ng iyak si Imyang. Yakap ang sanggol. "Anong nangyari, mahal?" tanong ko. "Hindi ko alam. Okay naman kanina si baby eh. Nakatulog lang ako saglit. Pagkagising ko wala nang buhay si baby. Nangingitim na." Umiiyak na wika ko nito. Hinagilap ko ang biyanan. Wala ito sa bahay kaya tinanong ko ang aking asawa. "Nasaan na ba ang iyong ina?" tanong ko. "Hindi ko alam. Kakagising ko lang," sagot nito. Nanlumo ako at napaiyak. Bakit naman ako nagtiwala rito? Ilang sandali pa ay dumating na ang ina nito, may bitbit na mga gulay. Tila wala lang rito nang malaman ang nangyari sa apo. Ganoon daw talaga minsan, baka daw nakalimutang huminga. Pero hindi ito tumitingin sa sanggol. Walang emosyon. Nabaliw si Imyang at namatay dahil sa nangyari. Maraming nagsabi na sana raw, idinaan ko sa bintana ang sanggol. Panigurado daw na katawan na lang iyon ng saging. Dahil doon ay ibinalik ko ang lupa sa biyanan ni Ate Suset. Dumayo akong Maynila upang makalimot. At doon na rin ako nakahanap ng bagong pag-ibig. Kalauna naman ay nakahanap rin ako ng magandang trabaho. At napagpaaral ko ang lahat ng mga anak ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless sa inyo. Tikyo po ng Ilocos. Magandang araw, butihing taga-salaysay. Pagbating nga pala sa lahat ng inyong tagapakinig at taga-subaybay sa himpilang ito. Nabuhay ang interes ko na ipadala ang sulat sa iyo, buhat ng mag-pop up ang isa sa mga videos mo sa aking cellphone. Noong minsang nag-scroll ako sa YouTube para makahanap ng nakakaaliw na mga videos. Audio lang kasi yung sayo. Subalit dahil mahilig talaga ako sa mga kababalaghan, ay nalibang ako hanggang sa napa-stock na rin ako sa mismong channel mo. Ito ako ngayon, isa na sa mga sender ng sulat dito sa iyong programa. Ako nga pala si Julio Sir Casper. Julio, kasi Julian ang pangalan ko. At buwan ng Hulyo ako ipinanganak. Isa akong security guard sa isang hotel ng syudad na magdadalawang dekada na sa serbisyo. Ang kwentong ito ay noon pa lang, bago pa ako dito sa trabaho. Binata pa ako noon at hindi pa masyadong improve ang syudad. Wala rang cellphone na libangan at alas 9 pa lang noon ay napakatahimik na ng syudad na ito. Halos wala ng mga taong paruot pa rito. Hindi kagaya ngayon na tila ang araw at gabi ay magkatulad na lang. Nagkalat pa ang mga adik, rugby boy at mga magnanakaw, lalo na sa mataong lugar. Iba na talaga ang panahon ngayon. Alam mo yung pasalamat na lang tayo at hindi tayo masyadong talamak ang tungkol sa balitang na biktima ng aswang. Dahil sa sobrang dami na ng populasyon. Subalit mas nakakatakot pa pala ngayon. Dahil mas marami pa ang kriming gawa ng taong mapang-abuso ng kapwa.
addict, rapist, kidnapper, holdupper, at kung ano-ano pang naglipa na ngayong mga masasamang tao. Sana nga ay dadaming muli ang aswang at ang bibiktimahin ay ang mga iyan. Sakit lang naman kasi sa ulo ang dala ng mga iyan sa lipunan. Pasensya na Sir Casper at nailabos ko sa programang mong ito ang aking saloobin. Ang dami-dami kasing krimeng na ibalita kay sa kabutihan eh. Balik na nga pala ako sa pagkwento ng aking buhay Sir Casper noon. Ang hotel na aking pinagtatrabahuan ay may kaharap na luma at abandonadong ng apartel. Madalas panggabi ang duty ko at dahil hindi nakasarado ang lumang apartel na iyon, ay minsan talaga may mga pumapasok na magkapares doon na hindi ko namamalayan. Sa sobrang nakakaantok ang gabi ay hindi rin kasi minsan mapigilan ang maidlip. Tapos mahimasmasan na lang ako dahil may humahagik-gik na palabas sa lumang apartel. Siguro bukod sa nag-i-score ay humihitit rin ng droga. Kaya paglabas doon ay sabog na ang mga ito. Hanggang sa isang beses ay may namataan akong isang babaeng hindi ko alam kung anong tungis ang nasa kanyang damit sa dibdib. Para kasing dugo. Hindi ko rin mapagtanto kung dalaga ba o may edad na ito. Medyo nakadistansya kasi, 2 lanes ang kalsada. Halata lang ang buhok nitong mahaba at maitim. Ang kanyang balat din ay sobrang itim. Simula noon ay minatsagan ko na talaga ito. Na-curious akong makita kung ano ang itsura nito. Sa isip ko ay baka multo ito. Pero ang pagkakaalam ko kasi kapag multo ay sa pagkisap mo ng mata ay nawawala ka agad ito. Pero ang babaeng iyon ay hindi. Normal na normal ang lakad. Halos madalas ko na nga itong makitang pumapasok sa lumang apartel na iyon. Hindi ko lang talaga mapagtanto kung bakit sa tuwing nakatalikod na lang at papasok na ito, tsaka ko lang mamataan. Hindi kaya ako rin ang binabantayan nito na kapag hindi nakatingin sa dakong iyon, ay nagmamadaling pumasok. Baka walang matuluyang bahay, kaya doon pumupuslit sa lumang apartel. Minsan pumapasok ako at lumalapit sa 2 staff na nakaupo sa information. Nakikipag-usap upang hindi antukin. Ang akala ko ay ako lang ang nakapansin sa babae. Minsan na rin palang nilang namataan ito. Kuya, mukhang may nakatirang multo sa abandonadong apartel sa ating tapat. Napansin niyo po ba yon? Tanong ng isa sa akin. Napansin niyo pala yon? Mukha namang hindi multo eh. Aswang yata. Sagot ko. Pero syempre, haka-haka pa lang namin iyon. Hindi pa naman namin nakita ang mukha dahil katulad ko, nakatalikod lang ito nang makita nila. Laging mahabang palda usaya nito at ang buhok ay laging nakalugay at sobrang gulo. Hanggang sa isang umaga, napauwi na ako noon. Ang kasamang kong si Kyo na si Edgardo ang pang-arawan. Hiniling nito sa akin ang isang pabor. Bro, pwede bang sa susunod na araw ikaw na muna ang mag-report sa araw, mga 2 linggong tayong magpalit ng schedule para makapag-adjust naman tayo? Sa gabi na lang ako kasi uuwi akong bayan namin. Birthday kasi ng nanay at gusto kong naroon ako. Alam mo naman ang matatanda, napakamatampuhin. Bunso pa naman ako. Paliwanag nito. Walang problema tol, yan lang pala eh. Tignan mo nga din tol kung may mapapansin ka bang babae na labas-masok sa lumang apartil na yan. Lagi kasi akong nakakita eh. Tuwing gabi na lang. Sabi naman kasamahan natin sa loob, baka daw multo. Wika ko.
Nako, ang matanda siguro ang tinutukoy mo. Lagi ang nandyan, labas-masok. Mahaba at maitim ang buhok. Laging nakapalda ng mahaba. Nako, mukhang ginawa na ng bahay iyan ng matanda. Palaboy malamang at na-discovery na abandonado yan. Litanya nito. Medyo sumakto nga ito sa kanyang description. Kaya lang para namang hindi matanda kung maglakad ang matangkad na babaeng iyon. Tuwid na tuwid ang lakad. Malalaman mo naman ang lakad ng matanda. Hindi ganoon, sigurado ako. Nang sumunod na araw, naging straight nga ang jyoti ko. Mula sa gabi ay diretso na sa araw. Medyo sanay na rin naman akong magpuyat at kinakaya rin naman. May namataan nga akong matandang babae na paika-ikang lumabas sa nasabing gusali. Napasulya pa ito sa akin na tila wala lang. Hindi ko rin pinansin yon. Hanggang sa makalayo na ito ng konti. Wala naman akong pakialam kaya hindi ko na pinansin. Nang bigla kong naalala ang suot nitong palda, hindi ako nagkamali. Nakita ko na ito sa babaeng matangkad na lagi kong nakikitang pumapasok kaligitnaan ng gabi. Naging iba na ang hinala ko. Aswang yata ang babaeng ito. At sa pagiging curious ko, may napansin akong bagay. Pagdating ng kasamahan kong si Edgardo ay hahantingin ko iyon. Gusto kong malaman kung totoo ang hinala ko na aswang ang babaeng iyon. Likas na malakas ang loob ko noon paman, Sir Casper. Hindi ako natatakot sa mga nilalang ng dilim. Pagdating ng 6 ng hapon, ay panay na ang silip ko sa aking orasan. 6 kasi dapat ay siya na ang nakatokang magserbisyo. Pero hindi pa rin ito dumating. Hanggang mag 8 na ng gabi. Antok na antok at bagot na akong nakatayo sa harap ng pintuan ng hotel. Gustong gusto ko na talaga matulog. Ngunit hindi ako pwedeng umalis hanggat wala akong karilyebo. Yemas naman tong si Edgardo. Hindi marunong tumupad sa usapan. Alam naman niyang 24 oras na ako dito. Babay, balak pa yata akong patayin ng lokong iyon. Reklamo ko pa. Para akong baliw na kinakausap ang aking sarili. Napansin yata ako ng aming night supervisor. Kaya paglabas nito ay may bit-bit na itong tasa ng kape. Parang wala tayo sa modo guard, Julio ah. Magkape ka nga muna para mawala yung pagkabusangot ng mukha mo. Saad ng night supervisor. Sabay abot ng tasa ng kape. Tila nabawas-bawasan nga ang pagkabagot ko dahil doon. Nako, salamat sir. Ang tagal kasi ng karilyebo ko. Asa na kaya yon? Napakamot pa ako sa ulo habang nagre-reklamo. Baka mamaya nandyan na yon. Magkapi ka lang muna. Wika nito. At nagpaalam na para pumasok muli sa loob. Saktong naubos ko ang kaping ibinigay sa akin nang dumating na rin sa wakas si Edgardo. Mag-alas 10 na rin iyon ng gabi. Naiinis man ay wala akong magawa. Pumutok daw kasi ang gulong ng bus na kanyang sinakyan. Kaya naantala ang biyahe ng mga ilang oras. Pasyensya na talaga, Tol Julio. Hindi ko talaga inasahang mangyari yon. Hindi na ito mauulit pa, pangako. Wika pa nito. Tumango na lang din ako dahil may rason naman kung bakit naantala ito. At dahil pagkaramdam ko ay nakalutang na ako sa ulap sa sobrang antok, tinawid ko na lang ang katapat na abandonadong apartel. Doon ko na binalak na matulog. Uy, Tol Julio, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong pa ni Edgardo. Dito na muna ako matulog, sobrang antok na ako eh. Sagot ko sa kanya. Uy, may multo dyan. Pananakot pa nito. Ede, tabi kami. Naku, masaya yon. May magkakasama ako sa buhay.
Nakangising sagot ko. Napailing na lamang ito sa sobrang lakas ng aking loob. Bata pa ay ganito na talaga ako. Pumasok na ako sa loob at ginawa kong liwanag ang flashlight na lagi kong daladala. May mga kama pa palang nasa loob. Medyo maayos pa ang ibang kwarto, habang ang ibang kwarto ay marumi. Wala na itong supply ng kuryente, pero may baon naman akong flashlight. May taklos din akong baril na panlaban sa kung anumang nilalang kung mayroon nga. Pero pwede namang ilock ang pintuan, kaya walang sagabal kapag matulog. Naisipan kong bakit hindi na lang ako titira doon. Wala pang istorbo. Tipid sa pamasahe at hindi ahasol sa oras. Malapit lang kasi sa trabaho. Yun nga lang at walang tubig at supply ng kuryente, kaya mahirap din. Napalalim ang aking tulog dahil sa sobrang pagod. 24 oras kinayang walang pahinga. Hindi ko alam kung may hiwaga na nga bang nangyari kasi nga tulog mantika ako ng gabing iyon. Ngunit nagising pa rin ako alas 5 ng umaga. Lumabas na ako para umuwi. Dahil ang lagkit na ng katawan ko, kailangan ko ng maligo. Kahit malit ako ng isang oras ay ayos lang. Maiintindihan naman iyon ni Edgardo. Kailangan ko pa kasing labahan ang uniforme ko matapos maligo. Dahil 2 piraso lang ang uniforme ko. Naisipan kong tahimik naman pala sa lumang apartel na iyon. Ang ganda nga ng tulog ko. At tila hindi ko naman namataan ang matandang laging labas-masok sa gusaling iyon. Kaya naisipan kong magpalit ng damit. Balak kong doon ulit matulog sa susunod na gabi at diretso duty na kinabukasan. Niyaya ko rin si Edgardo subalit ayaw nito. Hindi daw siya komportable matulog kapag hindi niya nakasanayan. Lalo na kapag unang gabi ng pagtulog. Ako kasi Sir Casper eh. Nakakatulog nga ako ng mahimbing sa sementeryo. Iyon pa kaya na sobrang tahimik naman ang kwarto. At may pagkaduwag talaga si Edgardo. Kung hindi nga lang kailangan na uuwi siya ay hindi ito papayag na makipagpalit ng schedule sa akin. Alas 7 na ako nito sinipot ng gabing iyon. Pero ayos lang, malapit lang naman ang tulugan ko. Tumawa pa ito at napailing nang malaman niyang sineryoso ko ang aking sinabi. Ang lupit mo talaga, Julio. Hindi ka man lang ba natakot? Tanong pa nito. Bakit naman ako matatakot? Ang himbing nga ng tulog ko riyan kagabi. Mas lalo na yata ngayon kasi mahaba-habang tulugan ito. Nakangiting wika ko. Naghanap muna ako ng pwedeng mapagkainan na sakto lang sa budget. Pagkatapos ay pumasok na ako sa nasabing kusali. Kinawayan ko pa si Edgardo. Napangisi lang ito at suminyas na hindi ko maintindihan. May itinuro ito sa loob. Ngunit hindi ko makuha ang ibig nitong sabihin. Hanggang sa makapasok na ako sa kwartong dati kong tinuluyan. Sa ilang oras na paghiga ko ay maayos naman. Napakatahimik hanggang sa nakatulog na nga ako. Naalimpungatan lang ako nang biglang pinagpipihit ang seradora ng pinto kung saan ako nakatulog. At tila ba gustong buksan. Sa gulat ko ay binunot ko kaagad ang baril sa aking gilid. At maging ang flashlight. Pagkatapos ay kaagad na binuksan ang pinto. Hindi ko napaghandaan ang biglang pagsugod ng nilalang sa akin. Nabitawan ko ang hawak na flashlight nang bigla ako nitong sugurin. Maging ang hawak na baril. Nakipagbuno ako sa nilalang na hindi ko alam kung ano ang muka. Pero alam kong aswang ito. Wala namang multo na nanunugod. Hindi ko nga lang nakita ang mukha nito dahil nabitawan ko kaagad ang hawak na flashlight. At nang kalmutin ako nito ay napahiyaw ako sa sobrang hapde. Ang talim at ang hahaba ng mga kuko nito. Kung wala pa akong t-shirt na suot ay malamang. Sobrang lalim na ng mga sugat ng kalmot na natatamo ko.
Kinapa ko ang aking gilid. Nagbabaka sakaling makuha ko pa ang aking barel. Hindi man lang narinig ni Edgardo ang pagsisigaw ko sa loob. Kahit anong pilit kong hawakan ang nilalang ay napakalakas nito. Ang nahawakan ko lang ay ang kanyang buhok na hindi makalapit sa akin. Pero ang mga kamay ko at dibdib paniguradong puno na ng kalmot. At kaya nang gigigil ng husto ang aswang ay dahil naaamoy na nito ang lansa ng aking dugo. Pinalad na makapa ng aking paa ang barel. Kaya dinampot ko ito at mabilis ko na iyong kinalabit. Nainim-im iyon. Kaya hindi ako masyadong nahirapan dahil hindi siya mahaba at mabigat. Natakot ito sa putok at biglang tumakbo palayo. Nang makapa ko ang flashlight at inikot ang liwanag ay wala na akong makita. Naglakas loob ba akong i-check lahat ng kwarto dahil sa inis at hindi ako nakaisa sa aswang. Natamaan ko man lang sana para naman magkaroon ng hostisya ang mga kalmot ko sa kamay at dibdib na sobrang dami. Bumalik na lamang ako sa loob ng kwarto at bumalik sa pagtulog. Kung hindi ko na lang sana binuksan ang pintuan, edi sana hindi ako nakuyog ng aswang. Kaso nalampungatan din ako noon. Hindi na rin ako umulit pang matulog doon matapos ng gabing iyon. Sigurado akong pag-iinitan lang ako ng aswang. Pero ang babae ay labas-masok lang sa araw at gabi sa lumang apartil na iyon. Subalit ilang araw lang ay natigil lang ito ng sinara ang nasabing gusali. Tinayuan ang mas mataas pa. Nasa apat na palapag ang itinayong bago. Isa pala itong bangko. Simula noon na hindi na namin nakikita ang babaeng minsan ay matanda, minsan naman ay dalaga. Sobrang mapanlin lang talaga ang aswang. Kaya dapat dobli ingat tayo sa ating makakasalamuha. Minsan kasi kasakay pala natin sila sa jeep o sa bus. Kailangan nating kilatisin ang tao bago tayo magbigay ng magandang loob o magtiwala. Ilan nga sa kanila ay may mabubuting puso, ngunit mas marami pa rin ang masasama. Kaya nga sila tinatawag na nilalang sa dilim. Kasi wala silang ibang ginawa kundi ang maghasik ng lagim. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Sunod kong ibahagi naman kapag may libreng oras ang aking apo ay ang tungkol naman sa aswang sa piyestahan. Nako, ang daming dalaga at binatang kasayawan ko noon na mga aswang pala. Tsaka na lamang po iyon, Sir. Salamat. Muling nagpapasalamat at bumabati, Julio, ng Samar.